lang everyone. Ngayon naman po ay papakita kung paano gamitin ang mga Google Apps natin. So pwede kayo pumunta sa Google, pwede po kayo mag-sign in, pwede kayo pumunta sa email nyo. Dito nyo po makikita yung mga apps natin. Ayan. Nandyan po lahat ng apps natin. Dito po, nandito rin naman po yung iba't ibang apps natin. Okay. Punta po tayo sa Google Drive. Ito po, madalas din natin magagamit. Kung mahusay kayo gamitin itong Google Drive, malaking tulong po yun para lubos nyong magamit yung ating Google Classroom. Okay. Punta po tayo sa Drive, Google Drive. Ito po ang itsura ng Google Drive natin. Imagine nyo na lang po, ang Google Drive po, para lang po siyang ito. Itong ating Windows Explorer. Kaya tinan nyo, may folder, may picture, merong PowerPoint. Ito, ganun din, no? May mga folder, merong mga picture, tapos meron ding mga PowerPoint, mga Excel. Ganun lang dun po yung Google Drive. Iba lang po yung itsura niya. Iba lang yung itsura niya. At nasa internet ang inyong files, hindi po sa computer. So, kunwari po nasira yung inyong computer, nandun pa rin po ang inyong files sa internet. Safe pa rin sila. Okay. Ngayon po, pwede dito sa inyong Google Drive, pwede kayong gumag-new. Pwede kayong gumawa ng folder. Gawin natin, personal folder. Ayan. Mag-create na po siya ng folder dun, oh. Ayun. Okay. Itong folder po na ito, pwede kayong mag-new. Pwede yung folder ulit. Folder 1. Eh, pwede ganyan yung isa nyo folder. Pwede kayo mag-new. Pwede rin naman kayo mag-upload ng file na galing sa inyong computer. Pwede natin i-upload ito. Ayan. Kasi ito mga nasa Google Drive nyo, pwede nyo rin po sila i-download. Ito. Right click po yan. Right click. Pwede nyo i-open with something else. Pwede nyo i-share po yung link. Gusto nyo i-share sa kaibigan nyo. Pwede ito, ibigay nyo sa kanilang tong link na to. Ayan, pwede yan. Mga ganyan po yan. Pwede rin maglagay ka ng shortcut dun sa drive, dun sa yung unang lalabas, pwede siya magkaroon ng shortcut dyan. Pwede rin po yung i-rename. Ayan, diba? Napalitan na po yung pangalan. Ayan, pwede nyo rin po i-download. Pwede yung i-remove, copy. Okay. Ngayon po, pwede rin tayo mag- Google Docs. Nakita niyo po yung ginawa ko. Ang ginapindot ko po ay itong new Google Docs. Ayan ah. Pwede mag-blank document or from a template. Google Docs. Okay. Ito pong Google Docs. Ang maganda po sa Google Docs ay para siyang Microsoft Word. Pero libre lang. Yun po ang maganda dito. Wala kayong babayaran sa Google Docs. Tapos, pwede niyo rin siyang i-download pagtapos na kayo. Essay on the Philippine Presidents ng Google Drive. Okay, ayan. Oh, di ba? Parang ano lang din. Parang Microsoft Word lang. So, pwede nyo siya. Ang pagka-save niya, automatic na po ang pag-save nito. Kaya kunwari, nag-exit yung inyong browser. Nawala yung browser nyo. Nandun lang po siya. Yun po ang maganda dyan. Kasi, nakita nyo po yan. Di ba mukha siyang cloud? Yan po ang tinatawag natin na cloud. Yung pag-save ng inyong mga files nasa internet. Yan po ang cloud. Pwede kayong mag-explore palalo sa Google Docs. Puntahan nyo po yan. Ito. And explore nyo po yan. Ang papakita ko lang po sa inyo ay yung mga basic. Pero kung gusto nyo pa po mag-explore, lalo kayong mag-i-improve, lalo kayong gagaling, lalong gaganda ang inyong mga output. Okay. Ayan, oh. Meron pa mga template, oh. Pwede yung gamitin. Automatic na meron ng dating kagad yung inyong assignment, oh, di ba? Diba, nakalagay report title. May lagay, essay on Philippine economy. Oh, di ba? Ito, a study by student template. Oh, course name, English. Oh, di ba? Dating na kagad. Sige, next na po natin, ha? Okay. Balik tayo dito, new. Meron ding Google Sheets. Ano kaya yung Google Sheets? Ang Google Sheets, para na po siyang Microsoft Excel. Ito po, medyo advanced na po ang
kailangan dito na mga computer skills. Pero pag marunong po kayo gumamit ng Excel, madali nyo po makokontrol ang mga numbers, ang mga data ninyo, mga database. Yan, kumari, lalagay tayo dito, user ID, email, password. Diba? Pwede kayong maglagay ng, para, isa na lang yung pupuntahan nyo para malaman nyo yung inyong mga account. Kumari, nahihirapan kayong maalala, eh, pwede kayong maggumamit ng Google Sheets. Yan, kumari, ang password niya, ASDF123. Kumari lang, pwede rin ganyan. So makokontrol nyo na po yung inyong mga data. Yan po ang kagandahan ng Google Sheets o kaya po ng Microsoft Excel. So yun na po muna pinaka basic ng Google Sheets. Next slide na po yan. Ngayon po, ito naman ang Google Slides. Ang Google Slides para po siyang PowerPoint, pero ang pangalan niya po ay Google Slides. So pwede po kayo gumawa ng inyong sarili niyong mga presentation. At meron na rin po mga template dito. Ibig sabihin, siya na yung gagawa ng design, no? Ganda! Dagdayan ng slide. Diba? Diba? May dating na kaagad. Kaya, sana po ay matutunan natin paano gamitin ito. Palitan natin yung design, no? Kulay blue naman. Diba? Pwede ito. Itim. Diba? May dating, oh. Orange. Diba? Ito lang. Nakasilaw. Pagdating dito, malinis naman pala. Pwede kayo maglagay ng title dito. Ito, dito yung content. Pwede kayo maglagay ng picture dito. Oh. Ayan, oh. Daming space. Yan. So, yan po ang Google Slides. Meron pa pong iba. Meron Google Forms, Google Drawings. Pero ito po mga ito, hindi pa natin sila masyado gagamitin talaga. Ito pong Google Forms, mga teacher po ang karamihan, ang madalas nagagamit nito. Pero kung kaya nyo rin pong gawin, maganda po yun. Pero ang pinaka-importante itong tatlo para sa mga estudyante. Itong Google Jamboard, marahil po ay gagamitin din natin yan para lang po siyang whiteboard na nasa internet. Ito po ang maganda sa Jamboard. As ito, pwede nyo pong i-share yan. Pwede nyo i-share sa mga kaklase nyo, pwede nyo i-share sa teacher ninyo. Tapos, ayan, pwede na kayo maglagay, di ba? Ayan, para siyang whiteboard. Hello! Ayan, di ba? Para siyang whiteboard. Gawin natin, parang highlighter, di ba? Parang paintbrush. Ayan, yan po yung Jamboard. Okay, so yun na po muna ang pinaka basics ng ating mga Google Apps. Ito pong Google Drive, para na siyang hard drive na nasa internet, nasa cloud. Meron tayong Google Docs, parang Microsoft Word. Meron tayong Google Sheets, parang Excel. Google Slides, para siyang PowerPoint. So, yun na lang po muna. Hanggang sa muli.